Ring NAS sa pamunuan ng Philippine Coast Guard ang reklamo at sumbong ng ilang bagong recruit ng ahensya na umanay katiwalian sa training ng Coast Guard kung saan umaabot ng hanggang 150,000 pesos ang sinisingil para sa mga ginamit na training gears. Ito'y kahit may inilaang pondo ang pamahalaan na 43,000 pesos kada recruit para magamit sa loob ng 6 na buwan. Sa panayam ng DCRH, sinabi ni Rear Admiral Armand Balilo, tagapagsalita ng PCG, kanila nang sinibak sa pwesto ang mga tinuturong sangkot sa nasabing anomalya at ito'y kanila nang iniimbestigahan. 3 weeks ago, nalaman namin ito at bumabot ito sa headquarters at nalungkot talaga kami at medyo nagdamdam, no? Kapagkat hindi tama ito. Yun nga yung sinasabing hinahawakan ng mga training instructors, yung ATM, no? Sa pinababayaran dun sa mga estudyante hanggang sa mabawon sila sa utang at sila yung may control ng ATM. Hindi tama ito, Manong Deo, at kami naman po ay nag-iimbestiga ng fact na relieved lahat ni Admiral Abu yung mga involved na training personnel dito sa regional training centers ng Philippine Coast Guard. Ani Balilo, pananagutin at hindi pagkikibit-balikat ng PCG ang lahat na mapapatunayang sangkot sa katiwalian. Mga 20 hanggang 30 ang mga trainers ito. Wow! Sa buong kapuluan. At they are being subjected to investigation. Of course, we will be fair. They will be heard. Merong due process na pairalin. Pero kung nagkamali po ay hindi naman din tayo sabi ko nga magkikibit-balikat na papaparusahan po natin ang kamali. Samantala, nanawagan naman ang PCG sa lahat ng recruit at trainees na agad magsumbong at ipaalam sa kanilang tanggapan ang ganitong uri ng anomalya para agad maaksyonan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.